Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng orthographic drawing. Una sa lahat, ihanda muna natin yung mga kagamitan na kakailanganin natin. Una, drawing table. Pangalawa, long band paper. Pangatlo, lapis, kung maaari may pambura. At ruler. Triangle, yung 45 degree triangle. At masking tape. So una, idikit muna natin yung long band paper dito sa drawing table. So nakadikit na siya. At nilagyan ko na rin ng borderline yung long band paper natin. Kung hindi nyo pa alam kung paano gumawa ng borderline, gumawa ko ng video kung paano gumawa ng borderline. Click nyo na lang yung eye icon na lalabas dito sa video na ito para mapanood nyo kung paano gumawa ng borderline. Ngayon, ang unang step sa paggawa ng orthographic drawing ay gumawa muna tayo ng quadrants. Kailangan natin ng apat. So, 1, 2, 3, 4. So, magsusukat muna tayo ng 15 cm sa gitna. So, 15 cm dito. 15 cm dito. Sa paglinya ng para sa quadrants, kailangan lang natin ay construction line. So, ibig sabihin, very light lines lang ang gagamitin natin. So, huwag natin kakapalan. Para dito naman sa gilid, magsusukat tayo ng 8.5 cm. din dito. Light lines lang. Ayan, may apat na tayong quadrants. 1, 2, 3, and 4. Ngayon, magsusukot naman tayo ng 1 cm para meron tayong allowance dun sa quadrants natin na ginawa. 1 cm dito at 1 cm din dito. Ganun din sa baba. So, 1 cm. 1 cm. So, light lines lang ang gagamitin natin dito. Guide lang natin siya para meron tayong allowance. Ayan. So, meron na tayong 1 cm bilang allowance dun sa quadrants natin. So, una, sa orthographic drawing, kailangan meron muna tayong figure na gagawan ng orthographic drawing. So, ito yung ating figure. So, pag-aralan muna natin. So, ang width niya ay 6 cm. Ang depth ay 2 cm. At ang height ay 4 cm. Sa gitna, 2 cm din. At dun sa iba pang bahagi ay 2 cm din at 2 cm. So, sa orthographic drawing, unahin muna natin yung front view. So, identify muna natin kung ano yung front view dito. So, sa figure na ito, ang front view dito ay ito. So, front view ito. Front view ito. At ito. So, yan ang ating front view. Okay? So, ang front view natin ay merong width na 6 cm at merong height na 4 cm. At sa gitna ay merong 2 cm. Ngayon, itatransfer na natin siya dito sa long band paper o yung gagawin nating orthographic drawing. So, magsisimula tayo dun sa ginawa nating guidelines. Okay? Dun sa 1 cm na sinukat natin. So, dito tayo magsisimula. So, unahin muna natin yung sa height. So, ang height natin, ito ay parehas lang dito. So, ibig sabihin, meron tayong height na 4 cm. So, magsukat tayo dito ng 4 cm.
Ngayon naman, yung width. So, ang width ng ating front view ay 6 cm. So, magsukat lang tayo ng 6 cm. So, pwede na natin kapalan yung sa height, no, na 4 cm. At yung 6 cm, pwede na rin natin siyang kapalan. Make sure lang na pantay siya. At dito rin sa part na ito. Ayan. So, nagawa na natin tong side na ito. So, ang gagawin naman natin ay yung nasa gitna. So, magsusukat tayo ng 2 cm. So, bale, magsusukat tayo ng tatlong 2 cm. Dahil ito ay 6 cm, so kailangan natin ng tatlong 2 cm. So, isa dito, dito, at dito. So, dito, 2 cm. 2 cm din. So, pwede tayong gumawa ng projector line para pantay siya. So, gagamit na tayo ng triangle. So, sa paggamit ng triangle, gamitan din natin ang ruler sa baba para hindi siya gumalaw. So, bilang guide na rin, gumamit tayo ng ruler sa triangle natin. Make sure lang na pantay yung mga linya natin. So, light lines lang bilang guide. So, ayan. So, meron na tayong tatlong 2 cm. Ngayon, sa gitna naman, sukat din tayo ng 2 cm. So, hatiin natin yung height natin sa dalawa. Dahil 4 cm naman ito, so pag hinati natin sa gitna, 2 cm. Kaya magsusukat tayo ng 2 cm. So, 2 cm dito. 2 cm din dito sa kabila. Ngayon, pwede na natin siyang kapalan. Ayan, so ito na yung ating front view. So, kung mapapansin ninyo, ito yung itsura niya sa orthographic drawing. Ito naman sa isometric drawing. Ngayon, kung meron na tayong front view, pwede na natin gawin yung top view. So, identify muna natin kung ano yung top view dito sa isometric drawing. So, in this case, top view naman yung hanapin natin. So, ito yung top view natin. Ito rin, top view. At ito rin. Okay, so ita-transfer na natin siya dito sa orthographic drawing. So, meron na tayong ginawang construction lines. So, i-extend na lang natin yung mga lines sa taas bilang guide na rin natin. Since parehas lang din naman sila ng measurement na 2 cm, 2 cm at 2 cm. So, tatlong 2 cm din naman gagamitin natin. Kaya, pwede na natin siyang i-extend. So, ang tawag doon ay projector line. Extend lang natin. Make sure na pantay pa rin. Ngayon naman, kung meron na tayong 2 cm, magsusukat naman tayo ng another 2 cm para sa depth niya. Dahil ang width nito ay 2 cm at ang depth din niya ay 2 cm. Kaya magsusukat tayo ng 2 cm para sa depth ng ating top view. So, dito rin tayo magsusukat dun sa ginawa nating 1 cm na guideline. So, 2 cm. 2 cm. Ayan. So, flat na natin. So, pwede na natin siyang kapalan. Tingnan natin kung tama pa din. So, dapat ito ay 6 cm pa rin.
6 cm. Sa taas ay 6 cm din dapat. 6 cm. Dito ay 2 cm. 2 cm din dito. Okay. Hindi pa yan tapos dahil meron pa tayong figure sa gitna. O meron tayong line sa gitna. So ilalagay din natin or kakapalan din natin tong line na ito dahil meron tayong tatlong plane sa top. Ayan. Ganyan ang itsura ng top view natin. Ito yung unang box, pangalawang box, at ang pangatlong box. Ayan yung top view natin. Ngayon naman, para magawa naman natin yung side view, kung mapapansin nyo, ito ay 90 degree. Hahatiin lang natin siya sa gitna. So, gagawa tayo ng diagonal line. Kaya, ang kailangan natin na angle ay 45 degree. Magagamit natin yung triangle natin na 45 degree. So, ang gagawin nyo lang ay magamit tayo ng ruler, itatapat natin yung triangle doon sa ating 90 degree at isasakto lang natin siya sa corner niya para maging 45 degree siya. So, gawa lang tayo ng construction lines. Ibig sabihin, light lines lang. Yan. Ang purpose ng projector line na ito o yung 45 degree natin ay para matransfer yung sukat ni front view at ni top view dito sa ating side view. So, extend lang natin yung mga lines. Yung horizontal line. Kung mapapansin nyo doon sa ating projector line na ginawa, lahat nung in-extend natin na horizontal line, merong mag-i-intersect dyan. Ito at ito. So, ang gagawin natin dyan, pwede na natin yang i-extend pababa. Ang mangyayari, parehas na rin sila ng measurement ni top view at ni side view. Dahil ang side view natin ay 2 cm ang depth at 2 cm din naman ang depth ni top view. Kaya na-transfer natin yung sukat ni top view kay side view. So, pwede na natin siyang i-extend pababa. Make sure lang na pantay pa rin. Kaya sukatin pa rin natin kung 2 cm ito. Extend natin itong horizontal line ng front view sa side view. Sukat pa rin tayo ng 2 cm dito. At pwede na natin siyang i-extend dito. So hanggang dito lang kasi ang height natin ay 4 cm. Kaya make sure lang na yung height din ni side view ay 4 cm. Pantay sila ni front view. So kapalan na natin. Dito rin. At sa baba. So, meron na tayong height na 4 cm. Ayun din ang purpose kung bakit natin in-extend yung horizontal lines sa front view. At meron na rin tayong depth na 2 cm na nanggaling dito sa projector line natin na 45 degree na in-extend natin pababa. Kaya nagkaroon tayo ng 2 cm. Kung mapapansin nyo, itong nag-intersect dito, in-extend lang din natin para magkaroon tayo ng lines dito. At itong pangalawang intersection na ito ay in-extend lang din natin pababa, kaya tayo nagkaroon ng pangalawang lines. Kaya nagkaroon tayo ng depth na 2 cm at height na 4 cm. Pero hindi pa ito tapos. Kasi kung mapapansin natin sa figure natin, sa gitna ay pumailalim siya. Ibig sabihin, pag tumingin tayo dito sa side view, merong plane o side na hindi natin nakikita. Dahil itong side na ito o itong plane na ito
ay nakapalubog. Kaya para makita natin sa side view o masabi natin sa side view na merong figure na nakalubog, gagawa tayo ng hidden line. So dito sa side view natin, i-extend lang natin tong line na to na nasa front view. Itong nasa gitna, papunta sa side view. So ito yung magiging guide natin at ilalagay natin dito yung hidden line. Sa pagsulat ng hidden line, kailangan lang natin ay dotted line o putol-putol na line. Ayan. So nilagyan ko na ng hidden line sa gitna para ma-indicate na merong side na nakalubog o merong side na hindi natin nakikita sa side view. At ito yon. Kaya lalagyan natin siya ng hidden line dito sa gitna. Ayan. So meron na tayong front view, top view, at side view. Ngayon, lalagyan naman natin siya ng label. Sa label, magsusukat lang tayo ng 0.5 cm. So, ang layo niya muna, magsukat tayo ng 0.5 cm dito para sa allowance at 0.5 naman para sa lettering. Dito rin, 0.5 allowance at 0.5 para sa lettering natin. So, gawa na tayo ng construction line. Sa taas din, gagawa tayo ng distance na 0.5 at 0.5 ulit para sa lettering. 0.5 at 0.5. Ayan. So, pwede na tayo maglagay dito ng label. So, ito ay front view. Front sa taas naman ay ating top view. Kaya lagay na natin ay top view. At sa pangatlong view naman ay ang ating side view. Ayan, gawa na ang ating orthographic drawing. So meron na tayong front view. Ito ang ating front view, top view, meron tayong tatlong box, represent these boxes, at side view na merong hidden line sa gitna to represent this second box or second side. Ito na ang ating orthographic drawing. Kung meron pa kayong mga katanungan o nais sabihin, huwag mahiyang i-comment ito sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang tutorial na ito, please like this video at mag-subscribe na sa aking YouTube channel para sa mga susunod pa nating tutorial. Thank you and see you on my next video.